Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng sunog sa isang bahay na ikinasawi ng mag-asawang missionaries sa Barangay City Heights, General Santos City. Bandang alas 4 Linggo ng madaling araw nang mangyari ang sunog sa bahay ng mag-asawang Jonathan at Roberta Steffi sa Queenie's Love Subdivision. Ayon kay Arson Investigator Senior Fire Officer 1, Philomer Acub, maaaring natutulog ang mag-asawa nang sumiklab ang apoy sa kanilang bahay. Base naman sa salaysay ng ilan sa kanilang kapitbahay, may narinig silang ingay sa loob ng bahay. Nabatid at taong 1990 pa nang manirahan sa Pilipinas ang mag-asawa na miyembro ng Baptist Bible Fellowship International. Sa pagnanais na mamuhay ng tahimik at mapayapa, sumuko sa militar ang isang miyembro ng milisya ng bayan ng New People's Army sa Dipakulaw, Aurora Province. Kinilala ni 91st Infantry Sinagtala Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Reando Rubio ang sumukong rebelde sa pangalang Kaorlan, 47-year-old, may asawa at residente ng Barangay Kalaokan sa naturang bayan. 4 rounds ng 40mm explosive, ilang mga personal na gamit at mga subversibong dokumento. Ang rebelde ay sumasa ilalim sa tactical interview at proper documentation bago ipasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sa Eastern Samar, isang 54-year-old na educational officer ng New People's Army ang sumuko sa pulisya sa bayan ng Dolores. Kinilala ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company ang sumukong rebelde na si Alias Caberting na Education Officer ng Barangay Organizing Party ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa ilalim ng pamumuno ni Carlito Gardiana, Alias Carding at Ariel. Ninais umano ni Alias Caberting na sumuko para mag-avail ng benepisyo sa Enhanced Comprehensive Livelihood Program ng pamahalaan. Samantala, nagsagawa ng condemnation rally ang Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict kasama ang mga barangay official ng 12 barangay ng Las Navas, Northern Samar. Kaugnay ito ng ginawang pagsunog ng New People's Army sa siyam na heavy equipment na pagmamayari ng Michael Uy Construction sa Barangay San Francisco. Sa naturang aktibidad, hiniling nila sa mga opisyal ng barangay na kilalanin ang mga miyembro ng NPA sa kanilang lugar at kanilang taga-suporta. Handang suportahan ng laban ng Demokratikong Pilipino ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kinumpirma ito ni LDP President Sonny Anggara matapos sabihin ni Hugpong ng pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario na nakuha na nila ang suporta ng ibang partido. Sinabi ni Anggara na pabor ang mga miyembro ng partido sa ganitong hakbang at binabalangkas na lamang aniya ang isang Memorandum of Agreement ukol dito. Ang iba pang partido na naghayag ng suporta sa posibleng kandidatura ni Duterte Carpio ay ang Lakas CMD, Nationalista Party, Puwersa ng Masang Pilipino, National Unity Party at ang People's Reform Party. Halos 9,000 na italang bagong COVID-19 cases ngayong Lunes, August 9. Sa datos ng Department of Health, mayroong 8,900 ang bilang ng mga dinapuan ng nakamamatay na virus ngayong araw. Bunsod nito, umakyat sa 78,480 ang active cases na pinakamataas na naitala mula noong August 8. Dahil sa mga bagong kaso, umakyat na sa 1,667,714 ang kabuuang kaso sa buong bansa. Mayroon namang halos 8,000 ang bilang ng mga gumaling o kabuuang 1,560,106 ang total recoveries. Nakapagtala naman ang DOH ng 6 na nasawi o kabuuang 29,128. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.